So, mga tropa, bago yung panoorin ng video, huwag kalimutang i-like and subscribe ang aking video at follow ang aking page na Math for Everyone. Yun lang. Peace. Good luck. Roll the intro. Okay, what's up guys? Ito na naman ang tropa nyo para magbigay ng bagong tutorial. This time sa integral calculus. Pero this time, i-follow up ko lang yung tinuro ko nakaraan. Naraling itong problem na to? Simula nun sa part 1. Okay, so this time, solve ko naman itong ganitong problem. Oh, sorry, nakalimutan ko lagyan ng dx. Lagyan natin ng dx. This time, solve naman natin yung problem na yan. Pero wait, hold lang muna natin yan. Kasi, bago ko solve to, mag-solve muna ako ng isang problem na halos kamukha nito para at least hindi kayo mabigla sa gagawin ko para dito sa solution na to. So, magbigay lang ako ng kamukhang problem na mas madali ng konti dito. Bigyan lang ako ng problem. Hold lang muna natin. Hold lang muna natin siya sa ngayon. Solve ko muna itong problem na to. Integral ng e raised to x times x dx. Okay. Yan lang muna. So, para ma-appreciate nyo yung gagawin ko dun. O at least yung... Actually, sige, para ma-appreciate nyo yung gagawin ko dun, solve lang natin dito. So, paano yan? So, ulitin, dalawang magkaibang functions, wala akong choice, by parts, review lang. So, anong u ko? Either way, kahit ano. Ako gusto kong u ko, si e. Ang du ko, si x. Pwede naman vice versa. Actually, sa tingin, dv, sorry, dv. Pero tingin ko, sa tingin ko, mukhang mas madali si ex. Balik ta rin ko. Si dv ko si ex, tapos galing ko siyang u, kasi mukhang mas madali. So, at this point, ayoko muna mag-try and error. Tingin ko naman alam nyo na kung paano yung by parts. So, hindi ko muna try and error. Para sa akin, mukhang mas madali kapag ang u ko si x, ang dv ko si e raised to x dx. So, establish tayo muna. If u is equal to x, then r du is equal to dx. Good. Tapos, if dv is equal to e raised to x dx, ang integral ng e raised to x? Okay, good. E raised to x din. Okay, hindi na ba? Differential ng e raised to x dx. Yan ang kinaganda sa kanya, hindi siyang tatanggal. So, solve natin by parts. U, v, in-assume ko, alam nyo na, kung hindi pa, pwede nyo panoorin. Yung nakaraang video, e raised to x. Tapos, minus integral ng, isug natin minus para makita. Integral ng v, du. So, e raised to x dx. At, ang solve ko ngayon, ang integral ng e raised to x, e raised to x lang din. So, ang sagot pala x, e raised to x minus e raised to x plus c. Okay. Review lang tayo ng konti ha. Medyo step by step kung gagawin yung challenging ang problem. So, ngayon, review lang muna tayo sa by parts. Okay? So, nalalangin na. Gets? E raised to x dx. Yun lang naman. Or, kung di ka sigurado dito, pwede nyo rin itong i-by parts kung gusto nyo. Pero ako satisfied na ako dito sa asag solution na to. May tanong? Comment down below. Walang problema. Okay? So, na-introduce ko na si e raised to x. Bigyan ko lang ng konting challenge. Bigyan ko ng konting challenge ngayon. So, ang papas-integrate ko ngayon, may e raised to x ulit. Pero this time, mag-introduce na ako ng trigonometric identity. E raised to x sine x dx. Okay, so obviously, dalawang magkaibang function, wala akong magagawa kundi by parts na lang. So, iba by parts ko. So, this time, hindi ko talaga alam kung anong gagamitin kong u at dv. So, ngayon, mag-try and error talaga ako. Sabihin kong ito yung aking dv, tapos e raised to x ang u ko. Total, yun lang naman din. E raised to x, integral differential, walang problema. So, yan ang nagawin ko. So, establish tayo. U equals e raised to x. Ang du ko, okay, is equal to e raised to x dx. Okay, gets? So, therefore, ang dv ko ay sine x dx. Ang integral niya ngayon ay v equals integral ng sine negative cosine x. Okay? So far, so good. Substitute. Okay, si substitute ko siya, u times v, by parts. Kung di nyo maalala ko pa ng by parts, balikan nyo yung mga nakaraang kong videos, tuturuan ko kayo doon. Pero ngayon, assume ko na alam nyo na mag-by parts, u times v, e raised to x, times negative
cosine x minus integral ng e v du. V du. Okay, so unahin ko muna yung v. Unahin ko muna yung v. V negative cosine x times du e raised to x dx. Oh no, parang walang, ang supposedly, checklist nyo kung tama ang by parts nyo, ay dapat dumali na yung susunod ko integral. Pero tingnan nyo, cosine ex e raised to x dx lang din. Parang pinalitan ko lang tong sign ah. May problema yata tayo dyan, sir. Actually, hindi yan problema. Ang tawag dito sa case, common case to, lalo na sa mga itong sign as, pag nagsolve ka ng by parts ng may e raised to something or sine cosine, tawag dito ay repetitive by parts, repeating by parts. At anong discard dito? Actually, pwede nyo rin i-check kung paano repeating. Paano kapag binaligtad ko yung given? Actually, kahit baligtad rin ko yan, ito sa akin, ito maging u, at ito ang aking maging dv, babalik lang din ako dito sa sitwasyon na to. At wala kayo ba try nyo. Okay? Ako, proceed na ako dito. Kasi, at this point, ito lang naman din ang papuntaan ko. So, hayaan ko na. So sir, anong gagawin ko ngayon? Nag-come up na naman sa gitong part. Hindi ko, ma-integral ko ba to? Actually, you can. Kaya nyo pa rin integral. Pero this time, mag-buy parts ulit ako. Okay, sir, pwede pa rin. Dalawang beses ka mag-buy parts. Oo naman. Wala kayo bang choice para integrate to kundi buy parts lang eh. Okay, so, proceed tayo. Buy parts ulit. Pwede pa rin, sir. Pwede. So, simplify ko muna. Isulat ko muna na maayos. Isulat ko muna siya na maayos. Yan. Gawin ko lang, pagsamahin ko lang yung terms para hindi tayo malito. E raised to x. Itong negative, ilabas ko na negative. Cosine x. Dalawang negative, magiging plus. Integral ng cosine x times e raised to x dx. Okay. So sabi nga na sabi ko kanina, wala ko ibang choice kundi integral ulit. Gamit ang by parts, establish na naman ako ng u. U. Ulit, this time gusto ko u pa rin, tapos e raised to x. Wala siyang kamatayan. At ang du ko is si cosine. Dv, sorry. Du ko, hindi u. Dv. Okay? So, establish ulit tayo na rules. Okay. E, u equals e raised to x. Therefore, ang du ko ay e raised to x dx. Ang kulit ng e raised to x, no? Si dv ay cosine x. Ang v ko, therefore, integral ng cosine. Okay. Positive sine x. Ayan, dx. Integral ng cosine dx, positive sine x. So, tignan natin kung may patutong nga itong sagot ko. So, negative e raised to x cosine x, kopihin ko lang, plus integral nito. Integral ng cosine x or x ay actually ito na. So, plus uv ulit. So, e raised to x sine x minus integral ng v du. So, sine x e raised to x dx. May nakita ba kayong kamuka? May kamikita kayong kamuka? Okay. Sir, parang niloloko mo na yata kami. Bakit kamukhang kamukha niya yung unang tanong? Bumalik lang ako sa pinanggalingan ko, sir. Hindi kaya mali yung solution mo. Actually, ganyan talaga nangyari sa repetitive na by parts. Kaya sinabi repetitive kasi paulit-ulit lang yan. At ito na naman. Ibig sabihin, sir, iba by parts ko to ng ulit? Actually, kung gagawin mo yun, uulit ka. Darating ka naman dito sa cosine. Mabalik ka naman sa sine. So on and so forth. And it's very infinite. At parang isipin mo na sa mga first time mag-solve, parang kalokohan na lang yata itong ginagawa ko. Pero kalma lang. Kasi dito na mapapasok isang trick natin. Actually, hindi ito. Napansin mo sa lahat ng integral topics ko, siguro sa schools din, hindi nila nagalagay dito ng equal sign. Ano ba na sa kabila ng equal sign? Laging expression na pinapakita. Actually, yung pag-solve ng integral, any values, ay nagagaling dito. Ang tamang form actually nito, ay may karugtong. Actually, may karugtong yan. Ito, dito ako magsimula. Nagsimula ang tanong sa e raised to x sine x dx. Ang integral daw niyan ay equal sa, actually, itong parting to, itong dalawang to, itong parting to nakuha ko gamit ang by parts, ay sagot na talaga nito. Kasi wala na sila integral for a sign. Wala na sila yung oo na sinasabi. Ito na sagot na mismo to. So, isulat ko na lang, negative e raised to x cosine x plus
e raised to x sine x minus integral na sine x e raised to x dx. Ito talaga yung kabuuang equation na sinasolve natin sa integral calculus. Nasanay tayo na mag-solve na ito lang side na nakikita natin. Itong side lang, ini-ignore natin itong kabilang side. Yan lang nakita sa right side na sinasolve natin. Usually, hindi na natin ito pinapansin. Kasi wala na ito mapapakalam dito eh. Inisolve lang yung solution, yung mismo sagot niya hinahanap eh. Pero pag case is repetitive by parts, kailangan natin gamitin to. Bakit? Kasi kung tutusin, ito ay isang buong variable. Variable lang naman, set ng variables at kamukhang-kamukha rin siya dito. So, bigyan ko ng concept muna. Bigyan ko ng concept bago ko pagpatuloy gagawin ko. Supposedly, may isa akong tanong. Sabihin natin V is equal to 1 plus 2. Sabihin natin ngayon. Minus V. Okay. So, supposedly, dalawang variables. Tapos, alam, sinasolve ko daw yung V. Nagkama pa ako sa ganitong paraan. Ang tanong ko ngayon, eto V, eto negative D. Pwede ba silang pagsamahin? Of course, pare sila, di ba? So, paano ako sila pagsamahin? Ililipat ko lang yung V, negative V sa kabila. So, negative magiging positive V plus V equals 1 plus 2. At dahil pare silang variables, pare sa parehas, magiging mag-a-add lang yung coefficients nila. 1V plus 1V is equal to 2V equals 1 plus 2. Napag-add ko sila. So, ano bang connection yan, sir? Ano bang connection yan, sir, dito? So, tignan nyo. Sabihin ko na ang integral, itong tanong na to, ang integral ng e raised to x sine x dx ay isang variable na sabihin nating v. V, negas niya? Okay, so substitute ko yung v sa kamukhang-kamukha niya. So magkakamap ako sa ganitong solution. Substitute ko lang. Mag-substitute ako. So, sabi nating V, palitan ko lahat ng e raised to sine x dx ng V. So, ito, obviously, magiging V equals, ito, kamuka, hindi, sasulat ko lang, negative e raised to x cosine x plus e raised to x sine x minus. Okay, ito ba ay kamuka nito? Hindi ba? Tignan mo ha, balik na rin ko na itsura. E raised to x sine x. Oops. Sulat ko lang. Hirapan na. Ayan. Sorry. Hindi ko na masulat. Okay. Sulat ko lang. Baliktad. Sorry doon. So, kamukha ba? Ulitin ko lang ito. Pinalitad ko na total multiplication. Pwede ko iyon sa silat. So, ito ba ay kamukha nito? Yes, sir. Kamukha niya na. So, pwede ko siyang palitan ng V. Okay na, gets niyo na ba yung logic ko? So, baligyan ko yung una kong logic. Kapag daw, pares-pares ang variable, pares-pares, pwede ko silang pagsamahin. So, pagsamahin ko, ilipat ko itong V sa kabila, negative V. So, supposedly, magiging positive V. V plus V equals e raised to x cosine x plus e raised to x sine x. V plus V. Okay. Actually, pinahaba ko lang yung concept para sa mga nahihirapan. Pero kung nag-guess nga na yung logic, okay, good. Pero tulungan natin lahat na yan. Tulungan natin lahat. Magtulungan tayo dito para sa mga, at least, di ba? Maging mga, pag nag-guess nga, tulungan yung, ano, ayan natin, tulungan nyo rin yung nahihirapan. Sa mga nahihirapan, pwedeng i-rewind na video. Pwedeng i-rewind na video. At yun ang kinalamangan ng teknolohiya ngayon. Para at least mag-gets nyo kung ano nangyari. So, teka lang, isin ko lang itong setup ko na yung mga band members. Teka lang, yan. So, V plus V. V plus V, 2V equals negative E raised to X cosine X plus E raised to X sine X. 2V, total, gusto ko magsolo lang si V. Gusto ko magsolo si V. Kasi inang pagtatanggalin ko ito, paano tatanggalin? Divide both sides by 2. So, tanggal si 2. At tira, V is equal to negative e raised to x cosine x plus e raised to x sine x. At ano ang V? Ano uli ang V? Saan ko sinubstitute? Ay dito. Ito pala siya. Balik ko nga sa simula. Ang integral pala, ito siya. So, ibig sabihin, kung babalikan ko sa simula, yan.
Kung ibabalik ko yung v sa pinanggalingan niya, so ang integral daw ng e x sine x dx ay yung lahat ng nandito sa right side. Yun na mismo yung sagot, e raised to x cosine x plus e raised to x sine x. Ito na mismo, kasi diba ito yung pinakaunang tanong natin? So supposedly, lahat ng nasa kabilang side, yan na ang sagot. Ito na mismo, plus c. Yan ang repetitive part. So pwede nyo i-rewind ang video kung medyo nalito kayo sa logic na yun. Pero tap-anam namin yung mabuti, namin nyo. Take your time para mag-gets ko ano nangyari. So, ginawa ko lang dahil bumalik ako sa tanong. Dito, ginawa ko lang dahil ang problema, dahil paulit-ulit, bumabalik lang ako sa pinanggalingan ko tanong, nilipat ko to sa kabila at pinagsama. Kaya nagkamap ako. Ako nag-substitute muna ako para hindi ako malito. Pinatan ko muna to ng V para at least mas makita ko na pwede pala silang pagsama. Letter V lang. Pinagsama ko. Naging 2V. Naging V na lang. At binalik yung V sa pinanggalingan. At ulitin ko, sa by parts, lahat ng nakuha mong sagot dito na wala na integral sign, yan na mismo yung sagot. Yan na mismo. Okay, gets? Review nyo. I-rewind ang video kung nailito kayo. Rewind yun na rewind para maintindihan. Okay? So, kung sa mga nakagets, proceed tayo sa... this time, balikan natin itong sin x cos n x. So, tingin ko naman nag-guess ko yung repetitive by parts. Subukan natin i-solve to. This time, so ako naman mag-solve. Solve nyo ba? Okay, ako this time, subukan ko yung solve to gamit ang by parts. Kasi no choice na ako, hindi ka na-try ko. Actually, sa solution dito, expand ko itong cosine 10, maging cosine 5x plus x, 5x plus 5x, double angle, tapos expand mo na naman yung cosine 5x, tapos so on and so forth, pagkahaba-haba. So, although, yung gagawin ko ay medyo mahaba din, pero tingin ko, mas maikli itong solution na gagawin ko kumpara doon. So, tingnan natin, gusto ko siyang isolve gamit ang by parts. So, solve natin siya by parts, establish ako, ito si U, itong gusto kong DV, kabaliktad, walang problema ako, itong gusto ko. So, sign. Establish mo na ako. Tusog natin yung camera. Okay. So, U is sin x. Ang du natin, therefore, is cosine x dx. Kung ang dv natin ay cosine 10x dx, ang integral ng cosine ay, good, 1 over 10 sin 10x. Yun lang, sin 10x. 1 over 10 sin 10x. So, ina-assume ko na marunong kayo mag-integral ng trigonometric identities. Kung di pa, comment down below o panoorin yung mga videos ko para at least magtutunan nyo. Okay? So, ngayon, focus lang tayo sa by parts. Ina-assume ko na alam na to. So, solve natin. By parts. Tapos na kaya tayo. U, V. So, sine x times 1 over 10 sine 10x. U times V. Minus integral ng V du 1 over 10 sine 10x du ko cosine x dx. So, siguro at this point, sir, baka mas madali kapag pinagbaliktad ko to, ito ang dv ko, ito ang u. Actually, hindi rin yun mangyayari. Babalik at babalik ka rin dito. No choice ka, kundi, alam mo na, by parts, part 2. Subukan mo, ganito rin nakakalabasan. So, paano kapag ganito? Huwag kang mag-alala. Kayang-kayang solusyonan niya ng by parts. Mapahabain nga lang ko ito equation. Pero, masasolve natin to. So, this time, ito naman, baliktarin ko naman. Ako dito si U. Ako dito si DB natin. Baliktarin ko naman. Ako nga pala, inot ko lang, pagdating sa second part, medyo critical niya pag-establish mo kung sino si U at si DB. Actually, una kong si Dolph, ito si U, ito si DB. Medyo bumalik ulit ako sa kasimula at nagkaroon ng problema. So, babaliktarin ko ngayon. So, binaligtad ko. Actually, try and error din ng by parts. So, kailangan din mabilis ka mag-solve para makita mo magkakaproblema o hindi. So, kanina, yun nga, ginawa ko U at V. Ito ang U at DV. Medyo nagkaproblema ako sa solution. So, baliktarin ko na lang. Okay, so baliktarin ko dyan. So, establish tayo. Kung ang U ko ay cosine X. Therefore, ang DU ko, derivative ng cosine, negative sine x. Kung ang dv ko ay mamaya ako na isulat tong 1 over 10 eh? Mamaya ako na ilabas yan. Kung ang dv ko ay sine
10x dx. Sorry, pagkakasyahin natin. Nakababasa ba? Hopefully, nababasa. Ang integral ng sine 10x dx, okay, sorry doon. Ang integral niya ay 1 over 10 negative, sorry, suwat ko lang. Negative cosine x. Essential, medyo dirdwik itong band paper. So, ito ko lang. Derivative ng sine 10x dx ay 1 over 10. Yun, sabi ko na. 10x. Actually, sulat ko na mas maayos dito. Sorry talaga. Ayoko naman na hindi nga maintindihan. So, sulitin ko na lang. Sulat ko na lang mas maayos. Kung ang dv natin ay cosine, kung ang dv natin ay sine 10x dx. Ang integral niya, ay sulat ko lang pakita. Ang integral niya ay integral ng sine 1 over 10 negative cosine 10x. Okay? So, establish ko na yung u, dv, at du natin. Okay. So, solve ko na ulit. Parang ginawa ko lang kanina. So, establish ko muna yung medyo mahaba-habang formula. Sulat ko muna ng buo. Para hindi ako maguluhan, i-simplify ko muna. Ipasok ko muna. Para hindi ako maguluhan, ipasok ko muna itong, ilabas ko muna itong 1 over 10. Para at least mag-gets natin yung pag-formulate na equation. Ilabas ko muna itong 1 over 10. Dahan-dahan kong isusulat yung solution. So, sulat ko muna to. Sulat ko muna yan. Sulat ko muna. So, dito tayo. Focus tayo dito. Sugnan natin to. Sugnan natin ng bond paper para malayos. Malinaw. Smooth. Smooth. So, sulat yan. So, sine. X. Yung 1 over 10, unahin ko na. Ilagay ko na siya dito para maganda tignan. Sine 10x. Ito 1 over 10. Sabi ko, pag may constant, ilabas. Ilabas ang panggulo. So, negative 1 over 10 integral ng sine 10x cosine x x. Okay, nilabas ko lang muna. Next, in-integrate ko to, which is, nag-establish ako ng dv at u at nagkaroon ako ng uv vdu. Ito mas maayos. Yan. So, isulat ko muna siya. So, 1 over 10. Sulat ko ulit. Sine x sine 10x minus 1 over 10 parenthesis. Napaka-importante ng parenthesis sa by parts dahil ang 1 over 10 ay minimultiply niya yung buong integral. So, maglagay ako ng parenthesis dito sa integral na yan. Parenthesis, integral ng v. Sulat ko ulit, patong ko lang. Integral ng v, u times v. So, unahin ko muna yan. Cosine x times v. Ayun, negative 1 over 10 cosine 10x. Okay. So, dito naman tayo sa bond paper na issue. Ang kinagandahan ng paggamit ng bond paper, pwedeng-pwede ko silang pagpatungin dito tulad ng whiteboard. Magastos, pero at least, sa ngayon, hanggang dito lang kaya ko. Pero huwag kayo mag-alala. Pag medyo nakaluwag-luwag ako sa buhay, why not, diba? Kamagamit ako ng whiteboard. So, tisit muna tayo dito. So, balik tayo. UV, establish ko na. Si UV. Okay, ulitin ko, ilamin ko lang. Si U, cosine, times V. Ito yun. Next, V, DU. So, sorry ko lang. V. Okay, ito yun. So, magkakaroon ako negative 9 is 1 over 10. 1 over 10, sulat ko lang siya. 1 negative 1 over 10, labas ko negative cosine 10x. Kalimutan ko ilagay yung integral minus integral here. Yung uv minus integral ng v du. So, v cosine 10x times du negative sine x. Sorry, nakalimutan ko na naman ilagay. Dx. Lagi ko nakalimutan yan. Sorry doon. Negative sine x dx. So, ilalagay ko siya dito. Negative sine x dx. Okay. Close parenthesis. Bakit ko nalagyan ng parenthesis? Kasi gusto kong hindi makalimutan na may 1 over 10 ako doon sa labas na kailangan pang i-distribute sa loob. Okay? Hindi yung 1 over 10 lang dito. No. Papasok ko siya kasama to sa loob ng integral. So, bago ako mag-proceed sa aking substitution o sa pagsisimplify, pagsamasamahin ko muna yung mga pwedeng pagsamahin para hindi nakakalito. Okay? So, pagsamasamahin ko muna. Ito lang muna. Ito. Okay na to. Sulat ko na lang ulit. 1 over 10. Oops. Hindi na ako makait. Sine x sine 10x
Pasok ko ngayon to. Pasok ko ngayon itong negative 10 dito. So, negative 1 over 10 times negative 1 over 10. Actually, ano to ha? Hindi to angle ni cosine x ha? Iba to. Hiwalay to na ano. Constant to. Constant. Negative 1 over 10 times negative 1 over 10 ay actually positive 1 over 10 times 10. 100 times cosine x. Cosine 10x. Rewind yung video ko na medyo narilito kayo. Okay? Huwag kayo mag-ayala. Ang kinaganda ng videos, pwede siyang rewind sa mga narilito. Okay. So, pasok ko negative 1 over 10 times constant na negative 1 over 10 na may negative ulit. So, ito lang muna. Negative times negative, positive. Times negative, negative ulit. Gets nyo? Tapos, 1 over 10 times 1 over 10 ay 1 all over 100 integral ng, yun ulit, cosine, oops, sub ko lang, medyo kinakapos tayo ng space sa bond paper, cosine, 10x, sine, x, dx. Okay, tapos na ba ako? Kamukha ba? Okay, so, linamin ko lang bago ko magtanong ng established, tingnan nyo ha, para hindi ako malito, dinistribute ko muna yung mga pwedeng distribute, pinasok ko yung negative 1 over 10 dito, okay? Negative 1 over 10 times negative 1 over 10 1 over 100 tapos itong negative 1 over 10 dito sa integral nitong cosine negative 1 over 10 times negative 1 over 10 positive 1 over 100 times yung negative sign kaya nagkaroon ako negative 1 over 100 cosine 10x sine x dx. Okay, so yun ulit, kamukha ba nito? Ito ako, tingin ko naman, obvious naman nakamukha, nauna lang si cosine. Okay, so tingin ko naman, nag-guess nyo na magkamukhang kamukha sila. So, susa na ka-gets, good. At kung alam nyo na yung paano yung shortcut, good, pwede na shortcut ako. For the sake of viewers na nahihirapan, maggagawin ko tingin ko yung pag-substitute ko para at least mag-guess nila naman. So, establish ulit ako. Establish ulit ako ng pang-substitute kong variable. Tulad ng ginawa ko kanina dun kay Iris to x sine. So, mag-establish mo na ako, V. Sabihin ko, integral ng sine x, cosine 10x, dx. Yung pinakaunang tanong, pakita ko yung pinakaunang tanong. Yung pinakaunang tanong, ito yun, ay pansamantala kong papalitan ng letter V. So, ibig sabihin, sa buong, kung yan pinasamantala kong pinalitan, so lahat ng kamukhang-kamukha nito, lahat ng makikita ko may sine x, cosine x 10, magiging letter V. Okay? At tandaan, itong pinakasimula, sine x cosine 10x equals ito. Lagi yun. So, pwede ko na nga isulat ng V, yung pinakasimulang tanong, equals, kopyahin. Kopyahin yan. Kopyahin tong dalawang walang integral. Dahil ito na mismo yung sagot talaga. Parte na to ng sagot. 1 over 10. Okay, sorry na kita. Sine 10x plus 1 over 100 cosine 10x minus 1 over 100 na okay. Tignan mabuti. Dahil siya ay kamukhang-kamukha nung pinapasubstitute ko, kamukhang-kamukha niyan, nagkabaliktad lang, pwede ko siyang palitan ng integral, ng V. So, V equals 1 over 10 sine 10 x plus 1 over 100 cosine x cosine 10 x minus 1 over 100 times V. Meron akong, may nuggets na may nakikita na akong pwede pagsamahin dahil parehas silang letter V. Para sa pares, ibig sabihin, pwede kong pagsamahan yung variables, ilipat ko lang sa kabila. So, magiging V, negative to, magiging plus, ilipat ko siya, 1 over 100 V equals yung sagot. Actually, ito na yung sagot eh. 1 over 10 sine 10x plus 1 over 100 cosine 10x. Yan na yung sagot. Ito na ang sagot. Kailangan ko lang tanggalin yung constant na to. So, pagsamahin ko muna. 1, kasi alam, ang coefficient ng V, 1, di ba? Ito,
1 plus 1 over 100 ay ano? Good. 101 over 100. Diba? In-assume ko na marunong kayo mag-add ng fraction dito. Okay. So, V equals, kaulad ko lang, 1 over 10 sine x sine 10x plus 1 over 100 cos x 10x. Okay. And ang sagot, actually, ito na ang sagot. Kailangan ko lang matanggal itong constant. Para tanggalin, multiply both sides ng reciprocal nito. Reciprocal niya ay 100 over 101. So, ipasok ko. Nawala ito, obviously. V equals 100 time, over 101 times 10. Mawawala si 10. Magiging 10 over 101. Double check nyo. 10 divided by 10. 100 divided by 10 is 10. Tapos, over divided by 101. Sine 10x. Kung wala nagdududa kayo dito, i-calculate nyo. 100 over 101 times 1 over 10. Plus, ito naman. 1 over 100 times 100 over 101 is actually 1 over 101. Nawala kasi yung 100. Cos 10x. Plus, lagyan ko na ng plus C kasi tapos na ako. Yan lang pala ang kailangan ko. Although mahabang pi parts, promise, kung gagamitin mo yung papalitan mo yung cosine 10x ng double angle formula, mas mahaba yun. Dito humaba lang kasi mas mas pinaliwanag ko pa kung paano nangyari. So, ang sagot pala sa tanong na, balik ko yung V sa original. Ang original, ang sine x cosine 10x dx. Ang sagot daw sa katanungan nito ay ito mismo. Equals 10 over 101 sine x plus 1 over 101. At magkakasya ka. Kasyang kasya. Plus C. Okay. So, ito na yung sagot sa problem. Kailangan lang medyo tricky sa by parts. Pero, kaya ganda sa video, pwede nyo i-rewind ng i-rewind para mag-guess nyo kung ano nangyari. Pwede nyo i-imply you to rewind the video kung nalilito kayo. O kaya subukan nyo i-solve yung problem ng kayo lang bago ko i-solve sa harap nyo. Kasi iba pa rin kapag ikaw mismo sumusubok. Okay? Gusto mo pa na marami problems? Comment down below of likes, like our page, Math for Everyone. Yun lang. Good luck. Aral na mabuti. Peace.